Good morning, everyone. Ayun, magandang umaga, mga paps. So today, bibili tayo ng performance parts para sa aking transmission. Pupunta ngayon tayo sa Caloocan. Taga Caloocan nga pala ko. De, sa ano, sa 10th Avenue. Bilihan ng pyesa. So, bahala kong bilhin is torque spring tsaka roller weights para sa aking transmission o panggilid. Naka-kamote outfit tayo ngayon. Pero naka-helmet naman ako, mga sir. Naka-short lang. Lapit lang kasi dito yung 10th Avenue. Yung transmission ko kasi, naka-all stock siya. Except for roller weights. Trinay ko na kasi na palitan yung roller weights ko nang mas lighter. So from stock na 10 grams straight na 8 grams straight ako. So almost a month ko na din siyang ginagamit. So masasabi ko lang sa light na roller weights, talaga namang ramdam mo yung kick niya sa acceleration. Pero yung tipong nasa kalagitnaan ka, nawawalan siya ng dulo. Yung pandulahan, yung top speed. Pero gusto ko yung acceleration niya. So kaya titimplahan natin siya ngayon ng torque spring tsaka bili tayo ng isa pang set ng heavy rollers para i-combine dito sa light rollers kong gamit. Yung nag-iisipin ko din kung bibili rin ako ng clutch spring o timplahin ko na lang siya sa bola tsaka sa torque spring. Pero tingnan natin. Baka pagdating ko doon mapag-isipan kung bumili. Meron na akong clutch bell ng Sun Racing. So ang plan ko ring bilhin na torque spring is Sun Racing din. Lightened belt din yung gamit ko. Apido Racing na V-belt. Lightweight siya compared sa stock. Pero sa tingin ko sa durability, ramdam ko na mas matibay talaga yung stock na belt. Almost 4 months ko na din siyang ginagamit. Since city driving lang naman ako always, bihira lang ako mag long ride, kaya hindi naman ako nagkakaproblema. Mura lang kasing ang bili ko dun sa ano, sa belt ko na yon, 200 pesos lang. Eh magkano yung stock belt, di ba? 700 to 900, depende. Pero wala pa naman ako nagiging problema doon sa apido na belt na gamit ko.
pag nakabili na ako, install ko na din siya kagad. Pag-isahin ko na sa dito sa video. Medyo malapit na tayo. Kapag pinili mo yung heavy spring or torque spring, dapat yung roller weights mo slightly heavy din. Tapos pag light spring or soft spring lang yung pinili mong torque spring, dapat lightweight din yung rollers mo. So yun yung gagawin kong guide ngayon para matimpla yung tamang acceleration tsaka maabot niya yung certain RPM na maganda yung acceleration. Sabi kasi sa Scoot and Fast dun sa thread about roller weights and springs na nasa 8,000 to 8,500 RPM dapat yung RPM natin consistently para ma-maintain natin yung good acceleration. So para matimpla yon, trial and error talaga. Timplahin mo ng bola, timplahin mo ng spring. Pag na testing mo okay na yung acceleration niya, tapos may top end, ayun, doon na tayo mag-stick doon sa timpla na yon or tune ng variator. Ay puta, wala na akong gas. Puta, nakalimutan ko, hindi ako nakapagpagas. Mga bobo!